tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, yung mga parating pa lamang po, wag po tayo magmamadali, naririnig naman po ako sa labas. Gayun din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Si Kristo ay muling nabuhay at tayo'y nakilakbay sa Kanya mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mula sa kadiliman, tungo sa liwanag. Mula sa kawalan, tungo sa pag-asa. Kaya't sa pagdiriwang na ito, ating isisigaw ng may buong galak, Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, narangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoon Ari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na yun, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudiya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangunay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay,
sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay, ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Naiisaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y matatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin si Jesucristo, pain para sa tao. Nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaniningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay ka talaga, Hari ng Ligaya. Magbasbas ka, Alleluia, 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 Alleluia.
Kristo'y inihain na. Pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ng araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ngayon ay ang rurok at ugat ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Araw pa rin ang pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin. Sa iba, araw ng pamamahinga, lalong-lalo na bukas ay long weekend, so medyo mapapahaba. Pero sa lahat ng naririto at lahat ng sumusubaybay, araw ng pagdedebosyon sa poong Jesus Nazareno. Ang ating poong Jesus Nazarenong dinala ang kanyang krus, nagpakasakit, namatay. Subalit ngayon, papasok na at pumasok na nga sa muling pagkabuhay. Kaya naman, para rito, palakpakan natin ng ating Panginoon. Batiin niyo naman po yung inyong mga katabi, yung mga kakilala, kapamilya. Happy Easter! At sana sabayan niyo naman ho ng ngiti. Ano? Bawal sumimangot ngayon. Dahil ang araw na ito ay araw ng kagalakan. Araw ng pag-asa. Kaya atin pong pagninilayan, buhay ba ang muling pagkabuhay sa atin?
Kung titignan po natin yung ating mga pagbasa ngayon, idugtong na natin sa mga pagbasa kagabi pa, no, sa mga umattend po ng Easter Vigil at ng ating salubong, no, ito po ay pagpapatuloy ng ating pagdiriwang na sinimulan kagabi pa, no? Ang mga tema po nito ay tungkol sa paglalakbay. No? Sinimulan natin sa paglikha ng Diyos patungo sa paglalakbay ni Abraham mula sa Ur patungo sa lupang pinangako, sa paglalakbay ni Moises at ng mga Israelita mula sa Ehipto patungo sa Israel. At ngayon ay naglakbay sa panahon ang kanyang bayan. Inabangan ang katuparan ng pangako ng Diyos ng kaligtasan. Natunghayan din natin ang paglalakbay ng ating Poong Hesus Nazareno mula sa Jerusalem sa kanyang paglilitis hanggang sa krus. Isa ring paglalakbay na sa kanyang pagtungo sa kamatayan at sa lupain ng mga patay, hinango ang mga kaluluwa tungo sa muling pagkabuhay. At ngayon nakita natin ang paglalakbay ng mga unang tumingin, unang tumungo sa libingan ni Jesus. Mula sa lugar ng kamatayan, doon sa kanyang libingan, patungo sa muling pagkabuhay at pakikipagtagpo sa ating Poong Hesus Nazarenong muling nabuhay. At kung tutuusin po mga kapatid, hindi ba't ito ay mga bagay na pamilyar sa atin? Sinasabi natin ang buhay ay isang mahaba at malaking paglalakbay. Maraming natutunguhan, may mga lubak-lubak, minsan mapapatigil, minsan masisiraan, no, sana hindi. Pero may mga panahon din na tayo'y makababalik sa ating biyahe. Tayo'y makararating sa mga lugar na interesante. Pero alam nating hindi pa 'yon ang talagang patutunguhan natin. May siya tayong patutunguhan. May siyang tayo'y uuwian at babalikan. At ang muling pagkabuhay po, kung papansinin din natin, ay isang paglalakbay. Mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kawalan tungo sa bagong kinabukasan at pag-asa. Kaya naman po sa umagang ito, dalawang bagay lamang po ang nais kong bigyang pansin sa ating mabuting balita ngayon na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang muling pagkabuhay bilang paglalakbay ng ating Poong Hesus Nazareno sa ating paglalakbay din sa buhay. Una, nung tinagpo ni Maria Magdalena at ng isa pang Maria ang mga anghel sa libingan ng ating Panginoon. Ano ang sinabi ng anghel? Hinahanap niyo si Jesus na pinako sa krus. Pero wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Tandaan ninyo, nasa libingan sila. Sinasabi ng anghel, wala na siya dito. Hindi na siya patay. Kung siya talaga ang hinahanap ninyo, umalis na kayo rito. Tagpuin niyo na siya kung saan niya kayo tinatawag na magtagpo. Wala na siya sa kamatayan. Nasa mga buhay na siya. At sa atin pong buhay Kristiyano, ito ay umaalingaungaw na paalala. Wala na si Jesus sa kamatayan. Bakit may mga pagkakataong nandoon pa rin tayo? Nandoon na siya sa kabuhayan. Nandoon na siya
sa kung saan niyayakap at binibigyang halaga natin ang ating buhay. Hindi lamang buhay dito, kundi buhay na walang hanggan. Kasama na siya sa nagbibigay buhay. At kung sinasabi sa atin na ganun, sana tayo rin tumutungo na sa kung sino man ang nagbibigay buhay, ang walang iba kundi ang ating Poong Hesus Nazareno. Hindi na dapat tayong nananatili sa kamatayan. Hindi na tayo dapat nananatili sa mga lumang nakagawian na nakasasakit sa ating sarili. Hindi na dapat tayo nananatili sa kung saan tayo ay nakikipaghabulan, nakikipagunahan para maging sikat, para maging asensado, para maging mas mahalaga, mas importante kaysa sa aking kapwa. Hindi na tayo nananatili sa mga bagay na pumapatay sa ating kaluluwa. Pero sana, gaya ng ating paghahanda sa Kwaresma, yung ating pagbabagong buhay, yung ating pagbabalik loob, maging isang paglalakbay na sana na kung saan umaalis na tayo sa kamatayan patungo sa muling pagkabuhay. At ito po ang ibig sabihin ng pagiging isang bayan na binuklod ng muling pagkabuhay. Patuloy na nagpapakabuti, patuloy na nagbabago, patuloy na lumalapit sa ating Poong Hesus Nazareno. Kaya sana po wakasan na natin, baguhin na natin yung ating mga nakamamatay na ugali, pumapatay na ugali ng sarili, ng kapwa, ng ating ugnayan sa Diyos. At sana ngayon ay maging araw na pagpapaalala na sa ating araw-araw na pamumuhay ay kailangang bumaling sa buhay, bumaling sa liwanag, bumaling sa pag-asa. Hindi lang natin sana inaasahan na yung mga bagay na nahihirapan tayo, matatapos din. Yung mga bagay na pinagdaraanan natin, lilipas din. Ibig sabihin, may ginagawa din tayo tungkol dun. At kaakibat po ito ng ikalawa. Ano ang unang salita ng ating Poong Hesus Nazareno? Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko. Ipangalat ninyo ang inyong natanggap na karanasan ng muling pagkabuhay. At kung sinasabi natin na tayo'y bumabaling mula sa kamatayan tungo sa buhay, mula sa dilim tungo sa liwanag, mula sa pagkakasala tungo sa pagbabago, mula sa kawalan tungo sa pag-asa. Aba, hindi lang ho dapat sa atin yan. Dahil ang muling pagkabuhay ay dapat na ibinabahagi. Ang buhay ay dapat ibinabahagi sa iba. Nagbibigay buhay din sa iba. Ang kabutihan, malasakit, biyayang natanggap ay nagiging pamamahagi rin sa iba. Na sa ating ginagawa, napapaalalahanan ng lahat na buhay ang Diyos, na buhay ang pag-asa, na posibleng bumaling sa liwanag. Kaya sana po yung ating naranasang biyaya na muling pagkabuhay ay ating ipangalat, maging saksi, maging patotoo sana yung ating buhay. Na totoo ang Diyos, na totoo yung ating mga inaasahan, na ang bawat ginagawa natin ay sumasalamin, nagbabahagi
sa Jesus Nazarenong muling nabuhay. Sapagkat ang pag-asa, sapagkat ang pagbabago, binabahagi yan. Nakikita lang yan pag ginagawa. Nakikita lang yan pag ipinaaabot sa kapwa. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya na sana tayo'y maging tunay na tao ng muling pagkabuhay. Na sana ay yung ating mga araw-araw na ginagawa at sinasabi, lalong-lalo na sa mga susunod na araw, ay patotoo at patunay na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa, na ang Diyos ay Diyos ng liwanag, na ang Diyos ay Diyos ng muling pagkabuhay. Sapagkat ang ating pong Jesus Nazareno, hindi lamang muling nabuhay para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga kilala, pero sa lahat ng nais sumampalataya, sa lahat ng nais bumaling sa buhay at liwanag. Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa lahat, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakasagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, itinatakwil ba ninyo ang kasalanan? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan, itinatakwil ba ninyo ito? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ng ating pananampalataya, kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ang mga katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Jesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang tanong na ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Minamahal ko mga kapatid sa kadakilaan ng Ama. Muling nabuhay ang anak niyang si Kristong ating Panginoon. Ngayon dumalangin tayo sa Kanya, tayong lubos na nagtitiwala sa Kanyang makaamang pagkalinga. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo nang may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod bilang mga kamanlalakbay ng bawat tao. Tunay na malasakit sa mga mamamayan at may katapatan, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likasyaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na sanlahi, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo. Ama naming Diyos, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang tagumpay ni Hesukristo, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Tumahimik sandali. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga abang panalangin ngayong ipinagdiriwang namin ang maluwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalanan at kamatayan. Masalamin nawa sa aming pamumuhay ang tagumpay na ito ni Kristong anak mo,
at aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga kadakilaan mo, sana o sana sa kalitaasan, sana o sana sa kalitaasan, ilan mata na paririto sa ngalan ng Panginoon, sana o sana sa kalitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Joy Richard. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may galak sa ating puso, dala ng Kristong muling na buhay, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Salamat sa tatlo,
ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating tinad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang aleluya. Kamatayan ay tinalo, kalapit ay nabusan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magdalag ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at luha. Sa salubong ay lumigaya, nagtakbo ang mag-isa. Manalangin na sa langit, kami po'y makakilala. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon ay amin. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Hesukristo, ipinagdiriwa ngayon ng maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating muling nabuhay na Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nazareno, sinasamba.
sa isang ng aming kaya.